Hello po, good evening po sa ating lahat or good morning kung nasaan man kayo, good afternoon. Ngayon po ay nandito po ako upang po gabayan po kayo. Kung ang taong mahal mo ay gusto mo na siyang magiging sayo na siya habang buhay, halimbawa kayo ay mag-shoot up pa lamang at ayaw mo na siyang pakawalan or gusto mo na siyang siya na talaga ang taong gusto mong makasama sa habang buhay. Ito po ay aking ituturo sa inyo. Ito po ay nakuha ko pa sa aking lula na ang sabi po ng aking lula noon, kung gusto ko daw na ang lalaki ay hindi na talaga ako iwanan ng habang buhay, ay gawin ko ang spell na ito. Napakadali lamang po ng ating spell na ito. Una po, kailangan po natin ay puting papel. Dapat po white, plain white po. Kaya lang po wala akong plain white dito. Kaya naman, ito ang ginamit kong papel pero dapat po ay plain white po ang ating kailangan. Ano pong gagawin sa papel? Ang gagawin po sa papel, isulat po natin. Una po, isulat po natin ang ating pangalan. Kahit hindi po ganito kalaki, kahit kalahati lang po nito ay pwede. Basta plain white po. So sa una po, isulat mo po. Pangalan po natin, pangalan, halimbawa ako ang gagawa, pangalan ko po ang una po nating isusulat. Halimbawa, ako si, yan. Bulpin po, pula po ang gagamiting bulpin. Pangalan po, apelyedo at kapanganakan. Kapanganakan. Tapos, ayan po. Dito po, ayan. Sa baba dito, dito sa pinaka, wag po dito kung kasunod, sa baba po, ay ang kanyang pangalan. Kanyang pangalan po. Halimbawa, siya si, sabihin na natin si Juan. Juan, si Juan Juan. Ayan, si Juan Juan. Tapos, siyempre, ilalagay din po natin yung kapanganakan ni Juan. Halimbawa, siya ay pinanganak ng July 10, 1974. Pwede na po natin ilagay ng 07-10-74. Yan po. Ayan. So, tika lang. Putulin natin para mas malinaw. Ayan. Ayan po. Kita ba? Ayan. Dito yung pangalan mo. Dito yung pangalan ni Juan. Ngayon po, ayan na. Ilagay po natin dito ang pinagupitan mo ng kuko at kuko niya, pati na rin po yung buhok at buhok mo. Buhok niya, buhok mo, kuko niya at kuko mo. So ito po yung aking buhok, tatlong hibla po. Tatlong hibla po ng ating buhok. Ito po yung buhok, sa gitna po natin ito ilagay, sa gitna. So, ayan. Dapat po dito natin siya ilagay sa may gitna. Dito po, ayan. Ayan. Dito po sa gitna na ito. Ayan po. Sa gitna po. Sa gitna po ng pangalan. Pati na rin po ang kuko. Mahaba po yung buhok ko. So, kailangan po nating tupiin. Ayan. Kailangan po natin itong itupi. Para po magkasya sa papel. Dapat po, buhok mo at buhok niya po ito ah. Kasi wala naman po akong buhok niya kasi malayo po siya at saka paubos na rin po yung buhok niya. So, ito at saka ito po yung ating kuko. So, magkasama po ang ating buhok at ang kuko. Ayan po. So, pagkatapos po niyan, ilagay mo lamang po iyan dyan sa tabi. Ngayon po, kumuha ka ng pulang kandila. Pag nakuha mo yung pulang kandila, isindihan mo po ito, ilagay natin sa tabi ng papel. Ngayon, pag nalagay na po natin, ang kandila ay humiling ka. Ikaw po bahala kung anong kahilingan basta galing sa puso. At dahil nga po gusto mo siyang magiging iyo na siya, dahil ayaw mo na siyang mawala sa iyo. For example, sabihin mo, ang ating pag-ibig ay magiging panghabay buhay. Ito ang simbolo ng ating panghabang buhay na pag-ibig. Tapos, kung ano pa pong gusto mong sabihin, ay maaari po nating sabihin.
Take note po ah, bago po tayo gumawa nito, magsaboy po tayo ng asin. Ngayon, pagkatapos mo pong manalangin, ang gagawin mo po is kumuha ka ng karayom or perdible. Kahit ano po, karayom or perdible. Ito po, ito. Itong hintuturo, tutusukin po natin ito ng karayom. Yan. For example, ganyan po. Oh. Tutusukin po natin ito ng karayom. Pag lumabas, pag may dugo pong konti, ididikit mo po doon sa may buhok at kuko. Ididikit po natin doon sa may buhok at kuko. Saka po natin ito itupi. Itupi po natin papasok. Ha? Hindi po palabas. Ayan, di ba ganyan? Ganyan po. 1, 2, 3. Tatlong beses po. Ayan. Tapos, 1, 2, 3. Ngayon po, ano po ang gagawin natin sa papel? Ang gagawin po natin sa papel ay itago mo po ito. Itago po natin ito sa lugar ng walang sino mang maaring makikialam. Pwede pong makita ng iba, ngunit dapat po hindi po nila ito papakialaman. Kailangan ay hindi po ito mawala. Itago po lamang ninyo ito. Kasi po pag nawala ito, maaring mawalan din po ng bisa ang ating spell. Ngayon po, pagkatapos po nito, patayin po natin ang kandila. Gagawin po lamang ito ng Martes o Biyernes kapag New Moon. New Moon po lamang. Yun lamang po ang maaaring gawin natin. Martes o Biyernes ng gabi kapag New Moon po. Okay po. Okay po. Sige, maraming salamat sa inyong panunood. Sa mga gusto pong mag-follow at may mga katunungan, maaari po ninyo akong i-follow sa aming Facebook page na Pinays at Love. Ang dami-dami ko pong nare-receive ng message doon araw-araw. Kung kayo po ay nakapag-message na doon at hindi ko po kayo kaagad ma-re-replyan, pasensya na po kayo kasi sa dami-dami-dami pong nagsisend ng message. At syempre po, may mga iba pa rin naman po akong ginagawa. So, minsan, hindi ko po muna nasasagot yun kasi kailangan kong gawin muna yung